Walang dudang basketball pa rin ang paboritong sport ng mga Pilipino sa Makati. Pati isang underpass, nagmistulang hard court. Silipin yan sa report ni Chino Trinidad. Sa lugar na ito sa Makati City, tila ba may nagtatawag ng paliga? Paano naman kasi ang mga tambok dito, mga poster ng mga NBA players? Gaya ng larawang ito ni Babyface Assassin na si Stephen Curry. At ang kukumpleto sa basketball fields dito. Ang wooden flooring na animoy nasa hardcourt ka. Pero ika nga nila, huwag basta-basta maniniwala. Baka tayo'y mabola. Hindi po ito isang open museum, kundi isang underpass. Before, very plain lang siya. We developed it na baga, para mas encouraging na underpass sa lahat ng mga dumadaan. Pero ang pagpapaganda nito ay may malalim daw na dahilan. Ang hikayati na tumawid sa tamang tawiran ang mga pedestrian. Madami mga tao talaga na hindi gumagamit ng mga tamang daanan. Marami sa kanila na nagpapasaway talaga na tumatawid pa rin kung saan saan. No, knowing us Filipinos, we are big basketball fans. So, very relatable, very kumbaga, encouraging for the people yung magiging design niya. Kaya nung matapos, dinagsa agad ito, lalo na ng mga naghahanap ng lugar na IG o Instagram worthy. We were surprised kasi itong underpass before talagang walang dumadaan. Naging booster siya. Nung nilagyan natin ng ganitong artwork, like sobra doble o triple na yung dumadaan and then nag-multiply pa because of the social media. Ano naman kaya ang say ng mga dumadaan sa kakaibang underpass sa Kamaynilaan? Mas may hikayat nga ba sila sa mga binihisang tawiran? Mas gusto kong dumaan sa ganitong klase ng underpass kasi mas feel ko mas safe siya sa mga tao. Nakakaaliwalas ang pakiramdam kapag maganda yung paligid mo. Okay yung may design kasi parang habang naglalakad ka, nalilibang ka at saka parang na-refresh yung mind mo pag pag let's say may pressure ko sa work. Ganun. Ang iba, okay lang naman daw dumaan sa simpleng underpass. Yun nga lang, sa mga piling oras lang. Dito, specifically, safe ako pag mga ganito mga hapon. Pero pagdating po sa gabi, parang nakakatakot na po kasi... Kapag dumadaan kasi sa masisikip na underpass, more prone siya sa mga krimen katulad nung mandurukot. Suportado naman ng MMDA ang mga ganitong hakbang para mahikayat ang tamang pagtawid. Pero sa huli, disiplina pa rin ang susi sa kaligtasan. But at the end of the day, ang pagtawid po sa tamang tawiran ay para ho sa inyong kapakanan. Safety ho ang pinag-uusapan dito. Regardless ho kung kayo ho ay nagagandahan sa nasabing footbridge o tawiran, dapat hong tumawid kayo sa tamang daanan. Chino Trinidad, GMA News.